Hello, what's up, guys? Welcome back to Good Broke Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flick G7 featuring Keja and Kiel official music video. Ganun pa man, maraming salamat sa mga taong nandito pa rin, nakaantabay. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, i-like, at share yung video. At mag-comment na rin kayo ng mga saloobin niyo tungkol sa video nito. Ganun pa man, pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer, and at the same time, master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. At gawin natin ito, guys, para makarami tayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Flick G. At i-like na rin natin ito. Lilitan ko lang yung video, guys. Sana tapusin yung video. Baka may makuha tayo. Tuloy natin. Sony Music. Shoutout Sony Music. Seven Deadly Sins. Kia, Flick G, Keja. Representing yata Seven Deadly Sins. Oh, yun yung title ng kanta. Okay? Woo! Kilala, walang kilala. Kapag may anihan, gusto niya siya lang mag-isa. Para pabayo sa kalesa na diretso ang mata. Ngunit tanging pasaherong kubra ay ang kubra niya. Okay. Sino siya? Sa kasupangan ay nag-uumapaw. Hindi sumusunto pero gusto ay pumakyaw. Sugulan sa pagkaming walang halong pagbusisi. Hanggang di na namalayang nilalamon na niya ang kanyang sarili. Tulad ng nakilala kong Makate. Ingat ka, may mali siya bawat simpleng pagtabi. Daig pa ng kuneho na tigang tuwing gabi. Kahit na wala. So, yun yung parang sinasabi nila ito, may greed, may lust. So, ibig sabihin ng in-explain niya rito yung tao na nagahaman. Gahaman o sakim sa mga bagay-bagay. Kilala niya mga sakim o gahaman. Tapos, mahilig magnasa. Lustily na. Walang kaaway, gustong-gustong magpatay. Di mapigilan pag nanasa. Susuon kahit may bitag, di lang to. Basta pinsalan na dinudulot ng higad. Laman ng iskandalo, maski sino talon-talo. At ito, kaiha siya yung nakatingin na yun sa'yo. Okay. Facts. 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 Meron akong kilala, di lang to basta hinala o duda. Siya yasong sabuto, itimawa, nag-aasar tuta. Yun ba ang meron makita, lang na biglang bida. Tangin ang masakot, pasang meron yung daladita. The flow, bro. Ko siya'y madali sa pagtabi ka mo madali. Envy. Panibugho. Envy, parang, tawag dito, parang, ano siya, parang jealousy, parang ganun eh. Parang ganun. Pero jealousy kasi yung parang nagsiselos kasi isang bagay. Yung envy yung parang meron kang pag, ano, ang hirap i-explain sa Tagalog, yung pang, parang pagnanasa. Pero mas malalim. Hinto, dinalalayo sa kilala ko pang isa. Yung bituka may kayo natin din ang pampisa. Sa pagkain kahit pain sa bingit, lalamunin, hahabulin ng facts. Ang usok pag nagisa, wala kang aabutan sa hapagtagalay. Gluten eh, matakaw, swapang. Ayan. Lahat nga halos para magkakapareho. Gluten, lahat naman yun eh. Pag pinakinggan yung mabuti, kasakiman. You know, kasakiman kahit saan na yun, laki na yun eh. Yung greed, sa sex, greed sa pagkain, greed sa bagay-bagay, sa relationship, halos lahat nandun na umiikot eh. Kasi dinedefine natin based on emotional conduct eh. Kumbaga yung emotion na binibigay natin sa isang bagay, pinapangalanan natin yun, kaya nag-iiba-iba ng terminolohiya. Pero in reality, parang lahat greed lang. Greedy ka sa pagkain. Gusto mo lahat kinakain mo. Gusto mo ikaw lang kakain. Sa mga babae, gusto mo ikaw lang makakatikim sa lahat ng mga babae. Sa mga lalaki din. O, diba? Ganun din. Sa gamit, greedy ka. Gusto mo ikaw lang iba. Yung emotion lang na nilalapat natin doon, yung nagbibigay ng ibang terminolohiya sa ganung salita. Tuloy natin. Subo, kilabutan ka pa, nagpalagyan kahit nagbubutin. Woo! Nabalutan ng kalasag, manitsan ng magsusulok. Sa kadamutan ng habag, walang hiyang nilulunok. Facts! Facts! Gising na
kaibigan ko. Kumakanta si Flick G. Huwag mong yakapin sala ng mundo. Ang lupin ng kamalian mo. Noon niya, sa, ano, sa Seven Sins, merong greed, may wrath, may sloth, may wrath, merong, ano, may greed, may envy, may wrath, may sloth, may, tawag dito. Ano pa ba yung mga nandoon? May pride, may gluttony. Diba? Pride at saka gluttony. Ma-pride ka, glutton ka. Tapos, envy ka. Yun, envy. Naiinggit yun. Kinaiinggitan mo palagi. So, meron kang greed, gahaman ka. Meron kang, ano, lust. Meron kang, tawag dito, yung, tawag dito, mapagnasa. Tapos, meron kang gluttony, katakawan, you know. Tapos, meron kang envy, kainggitan, naiinggit ka. Tapos, wala ka, meron, siguro sabihin ni Flick G, pride, rat, yun mga ganyan, or sloth, laziness. Tuloy natin. Wow. Meron akong kilala mula sa isang kaharian. You know, bigyan mo natin palakpak kasi ang ganda ng konsepto ng kanta nila, napakahusay. Very creative. Very creative. Yung pag-formulate nila ng kanta, very creative. Tuloy natin. Alam mo, nasa gitna, lagi ng tunggalian. Sobrang lalim ng galit sa mababaw niya dahilan, walang kabati. Kasi in reality, guys, bawat, lahat tayo, bilang isang individual, bilang isang tao, sinasakop natin yung ganong klase ng ideolohiya. Meron tayo lahat, no? Naiinggit tayo, nagkakaroon tayo ng pagnanasa, meron tayong katamaran minsan, you know, meron din tayong kasakiman minsan, pero nakakontrol natin yung kapangyarihan natin, kontrolin yung sarili natin, yun yung malaking bagay na dapat natin ipagmalaki, even though meron tayong pride sa sarili natin, yung pagkontrol natin, kasi in reality guys, kung lalagay nyo lang sa isip nyo, pag lumabas kayo sa labas, hindi kayo, pwede nyo isipin na hindi kayo protektado ng batas, walang batas ang pwedeng makapagpigil sa inyo, you can kill somebody outside. Pero dahil lang sa society na na-establish yung idea at influence na yon na nakatatak sa DNA ninyo mula sa kauna-unahang magulang ng magulang ng magulang ninyo, sa ninuno ninyo, nakatatak na yun sa'yo. Eh. Na pag lumabas ka, yung idea na yon, yung perspective na yon, yung influence na yon ng society na yon nakabaon sa ugat sa mga DNA mo na bawal kang pumatay, bawal kang manakit, bawal kang mangas. Kinokontrol nun, sinusuppress nun yung idea, yung caveman system sa utak natin. At yun ang laking bagay nun. Kaya dito napagandang konsepto. Kasi kung gusto mo, kung hindi, kung nakapaloob ka sa sistema, kailangan mong i-follow yung sistema unless doon ka sa kuweba nakatira. Kasi doon, walang sistema doon, walang batas doon. Diba? Panoorin niyo yung mga tribe. Diba? Sa Sentinel Island, sa may Amazonian. Diba? Yung mga pamilya, mga tribo-tribo. Mayroon sila, kung gusto nilang ilibing yung anak nila, nililibing nila. Lalo silang pakailan, pag nakita nilang malas yung anak nila, nililibing nila. Sa Sentinel, tingin nila sa mga, ano, mga aircraft, ano, ibon na malalaki or something. Diba? Very isolated. Kaya ang dami mga pandemya doon, dami mga sakit na hindi pa natutuklasan. Kasi immune sila, diba? At doon sa part na yon, yung society, yung greatest society, hindi pa immune sa ganun. Tuloy natin. Kahit dati niyang kabatian, hanggang may makausap siya na matandang pilosopo, alam balikan na natin. Sorry, Flick G. Hanggang may makausap siya na matandang, alam mo na sa isang kahat. Ito na. Meron akong kilala mula sa isang kaharian. Kala mo na sa gitna, lagi ng tunggalian. Sobrang lalim ng galit sa mababaw niya dahilan, walang kabati. Kahit dati niyang kabatian, hanggang may makausap siya na matandang pilosopo. Alam lahat tungkol sa isip, halatang psikologo. Basta kumain ang buong masasamid ka talaga. Ayon sa sobrang galit, ay napatid na yung hininga. Yung rat, ang parang ano eh, ano ba yung meaning ng rat? Ano ba yung Tagalog ng rat?
sa so, yung ano nga, yung paghihimutok, you know, yung pagiging galit na galit ka. Tuloy natin. Meron akong kilala at dati tropa ko. Sa bahay niya lahat ay puro automatiko. Iba-iba kasi yung pag-deliver ng terminolohiya sa paggamit ng words. Siya rat, pwede namang ano, pwede nilang anger pero nilagay rat doon. Ako nang tingin magaling yung din sinabi ko, pero kung bubusisiin daig pa niya ibalibo. Inayuan niya yung pedal para sa demakina, hindi na gagalang. Ultimo mismo pagtain niya, ayaw pagpawisan sa ngayon, walang pinag-iba, nakahiga na lang sa tabi ng kanyang lapid. Meron akong kilala, baka kilala mo. Kilala ng kilala mo, yun ang hinala ko. Woo! Siya bumabangka, bumabaha ng kayabangan. Akala Pride! Mo, alas hindi mo pwedeng masapawan. Tindigan mo man ang ako yan, men. Ayaw patalo sa papuri ng iba, matakaw masyado. Para sa kanya, walang hindi sa papuri, pero when it comes to my field of expertise, pag nakipagsagutan ka dito sa field ko, I mean, talagang mayabang ako. Hindi ako pwede makipagyabangan sa isang tao na hindi ko gamay yung expertise niya. Hindi ako pwede makipagyabangan sa doktor kasi expertise niya. Pero sa ganitong, ano, sa anuhan, I mean, shit, this is my field. Diba? Hindi mo ako pwedeng, hindi ka pwede makipaggera sa isang sundalo tapos ordinaryong ano alam. Kasi yung sundalo, alam nila yung pasikot-sikot ng sistema dito eh, diba? Ganun yan eh. Hindi ka pwede makipag-argumento sa mekaniko kasi mekaniko ang nakakaalam ng kotse mo. Hindi mo alam paano patakbuhin yung kotse mo. Diba? Sa field ko, ganun din ako. May kayabangan din ako. Ganun din si Flick G. May kayabangan si Flick G pagdating sa estado niya sa buhay dahil ayan yung ano niya, yung field niya eh. Kakayanan niya eh. Kaya napakagandang ano yun. Napakagandang paglathala at pag-express yun ng bagay. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pride, may kanya-kanyang yabang. You know? At ang laking bagay nun. Ibang magnifico, kilala mo to, tignan mo lang sarili mo. Lahat tayo may ganyan. Kasi in reality guys, ang pride naman parang very proud of ourselves. Kasi nga, meron tayong kakayahan na hindi kaya ng iba. You know? At lahat tayo meron nun. Huwag kayong magmalinis, huwag kayong magsabi ng may ka. Hindi, lahat tayo meron. Tuloy natin. Sa kompleto sila, greed, lust, gluttony, envy, tapos sloth, rat, tapos pride. Kompleto sila. Napakahusay. Ang galing. Very creative, man. Fucking Flick G, bro. 7 deadly sins. Akala ko, sinashoutout lang. Akala ko, sinashoutout lang na yung sin. Yung pala yung title ng kanta nila. Bakit kasi ganun yung ano, pagkakalagay. Good job dun ha, napakahusay. Republican Records, Chakra. Ethos Pop, the mentors for this. Special thanks to JD Chua Gungun Mac Macalino, music produced by Carlitos Del Rosario, mix and master by Flick G, director of photography Mac Macalino, executive producer by Flick G, visual effects by Mega Bros Pro, creative director Adriano Noya, lights and studio by Black Market. Napakahusay, no? Bibigyan ko to ng 10. I mean, napakahusay ng ano, ng konsepto kung paano nila nilagay doon. Nakalagay din dito, ayun. Yung mga kung sino yung mga actor, sa huli yung pride you. Tayo nga yan. Kasi lahat tayo may ganun. Lahat tayo may kayabangan sa estado at pamumuhay natin, sa kakayanan natin. Diba? Hindi mo turuan yung boss mo kung paano gawin yung trabaho niya dahil feel niya yun. Diba? Mapapahiya ka lang. Kaya ganun. Maraming salamat guys kung nandito pa rin kayo at yan, nag-enjoy ako sa video na to. Napakahusay, napakaganda ng pag-execute ng ano ng informasyon, you know. Ang galing, napaka-creative po siya, napaka-creative ng pagkagawa. Simple lang yung video, simple lang yung delivery, simple lang yung execution, pero napaka yung konsepto at pagkakasunod-sunod ng bawat informasyon, napakaganda. You know, kasi magigets mo talaga kaagad. Yung gusto nilang ipatid. Ganun pa man, bibigyan ko ito ng 10 dahil napakahusay. Recording, projection, lahat-lahat na nandun na yun. Ganun pa man, sa nagustuhan niyo yung video na Flick G, mag-subscribe kayo at ilike nyo na rin yan. Ganun pa man, muli. Maraming salamat sa lahat. At galingan ninyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, kaibigan ninyo at mga tao na kapaligid sa inyo. Tigit sa lahat.
magdasal kayo palagi. Plan motif nga pala ng Good Luck Pro. Peace. Ingat.